pizzaio, ya mismo, ahora mismo, la pizzaio, ya mismo, ahora mismo, la pizzaio. Alright, okay. Welcome again here at Super Rich God, the voice of God. This is your host, of course, Bishop Ricardo Carding Show. Yes. Are you excited for today? Our title for today's message is The Damage of Broken Relationships. What will be the damage of broken relationships? Let's open our Bible in 1 John chapter 2, verse 9 to 11. If anyone claim I am living in the light, but hates a fellow believer, that person is still living in darkness. Anyone who loves a fellow believer is living in the light and does not cause others to stumble. But anyone who hates a fellow believer is still living and walking in darkness. Such a person does not know the way to go, having been blinded by the darkness. Let's pray. Our Heavenly Father, Abba Father, Super Rich God, Holy Spirit, Lord Jesus, Son of the Living God, Holy Spirit, we welcome you, Lord. Lord, continuously touch everyone watching this program. Today, Lord, empower everyone. Give us more wisdom and understanding. And bless the people of God. In Jesus' name, everybody shout, Amen! Hallelujah! So, the damage of broken relationship, where it all started. Letter A, bitterness of broken relationship cause blind spot. Are you listening? Nakaka-relate ba kayo? Hope you are relating to what we are talking about today. Bitterness of broken relationship causes blind spot. What is that blind spot? Blind spot, number one, stop us from acting wisely. Every time somebody is hurt or there's a misunderstanding and with a broken relationship, they are not acting wisely anymore because of that emotion. Two, blind spot stop us from seeing ourselves correctly. Hallelujah. Your thinking stop. And third, blind spots stop us from seeing other as they really are. Instead of looking for the potential of the other guy, you stop thinking about their good things in them. And letter B, bitterness from broken relationships causes insensitivity. What is insensitivity in Tagalog? Hello? Insensitivity means, in Tagalog, kawalan ng pakiramdam. Manhid. Amen? Number one, life becomes self-centered. Because of the broken relationship, because of the bitterness you feel inside you, you become self-centered. No proper regards for the needs of others. Hallelujah. Amen? There's an illustration here of an alcoholic father who left the mother in a full shock with children. Instead of filling the children with bitterness, she taught them to be thankful for the simplest thing. What kind of children did she raise? Thankful children. Amen? Amen? Letter C. Bitterness. Huh? What is bitterness in Tagalog? Kapanglawan.
kaapisan, kahirapan, kapaitan, bitterness. Bitterness from broken relationship causes immaturity. Hello? That's why I keep on telling you in our previous messages, die to self. Die to self. If you want to be successful, you need to die to yourself. Hello? Number one, the emotional growth stops at the time of injury. Personality does not mature with the body. Once you were hurt when you are 10 years old, now you are already 20 years old, but your personality is still like a 10 years old child. Two, emotional growth resume when healing and release come. That's why I always tell every one of you, forgive one another, love one another, be bygone, be gone. Hello? And letter D, bitterness will make you become like the one you hate. So, be sensitive, be alert, be careful with your heart. Because if that bitterness is still staying in your heart, you will become the one you hate. Remember, in 2 Samuel chapter 13, Absalom's sister, Tamar, was raped by her half-brother, Amnon. Absalom was full of hate that he killed Amnon, carried that hatred and bitterness until he became king. Imagine that. What will happen? If somebody become a king and he is full of bitterness. And in Samuel, 2 Samuel 16, 20 to 23. Then Absalom turned to Ahithophel and asked him, "What should I do next?" Ahithophel told him, "Go and sleep with your father's concubine, for he has left them here to look after the palace. Then all Israel will know that you have insulted your father beyond hope of reconciliation, and they will throw their support to you." So they set up a tent on the palace roof where everyone could see it. And Absalom, doing the same sin, went in and had sex with his father's concubine. Absalom followed Ahithophel's advice, just as David had done. For every word Ahithophel spoke seemed as wise as though it has come directly from the mouth of God. Absalom committed incest with his father's wife in public from the palace roof, all because of bitterness. Hallelujah. I hope you understand the message for today. Very simple, very short, but we now have to have a check and balances on our own feelings. Mga minamahal kong kapatid, kung tayo po'y nasaktan ng ating magulang, nasaktan tayo ng ating kapatid sa laman, o ng ating best friend, o ng tao, ng ibang tao, na matapos tulungan mo, ibigay mo lahat para siya ay maging matagumpay, from nothing, naging something. At pagkatapos nung sila ay naging tanyag at nakilala na, nakalimutan ka nila. And it hurts you, nasaktan ka. And hindi lang nasaktan ka, you hate them. And it started from hatred. At pagkatapos, naging bitterness. Naging mapait ang naranasan mo. Yan po ang nagiging damage sa atin. Kapag hindi tayo maingat,
So ano pong antidote diyan? Die to self. Wala lang. Put yourself in his shoes. Tingnan mo kung ikaw ba'y nasa kanyang posisyon, gagawin mo rin ba yun? At ano ang dapat gawin na solusyon para mawala ang sama ng loob at sakit, pasakit sa puso? Mga kapatid, kapag tayo po ay may bitterness sa puso, nagkakaroon ng blind spot, nagiging self-centered tayo, nagiging selfish na tayo, bahala na kayo, maraming naapektuhan dahil naging makasarili ka na. Yung dati mong mabuting ugali, napalitan ng masamang ugali. Hallelujah! Mga kapatid, tayo magpre-pray. Amen! At tayo magpre-pray na sa mensahe ngayong araw na ito, matututo tayo ngayon na hindi na masasaktan, masaktan man, nagpapatawad agad. Bakit po? Para makita natin. Kaya po ang inyong lingkod na si Bishop Carding, ang tingin ko sa inyong lahat, sa mga close family, relatives, hanggang sa mga close friend, hanggang sa mga nang nakikipag-away sa atin, ang tingin po natin sa kanila, hindi yung mga pangit ng ginawa nila. Yung pangit, isa lang yan, dalawa. Pero ang tinitingnan ko, yung magagandang ginagawa nila para sa akin, at para sa bayan, at para sa Diyos. Kung ganun po, naaalisin natin ang sugat, o hapdi, o hapis sa ating puso, ang bitterness, dahil nasaktan tayo, patawarin natin agad sila, at magiging maingat tayo, at magiging madali ang pagpunta natin sa ating promised land, at mas magiging madali ang pagiging matagumpay natin. Sapagkat yung taong natingnan mo na nakasakit sa iyo, siya pala, dahil minahal mo rin siya sa kabila ng lahat, siya pala ang gagamitin ng Diyos para ikaw ay tulungan, at para ikaw ay pasaganahin, para ikaw ay masamahan sa iyong tugatog ng tagumpay. Kaya mga minamahal na kapatid, tayo ba na nalangin? Tayo magpre-pray. Gawin niyo itong prayer niyo. Na habang tayo nakapikit, ako lamang po nakamulat. Bakit hindi mo isipin? Sino kaya yung nakakulong pa sa puso mo? Sino po yung nakasugat sa iyo 20 years ago, 30 years ago, na hanggang ngayon ay minumulto ka pa? Na hanggang ngayon, kapag naaalala mo, nagagalit ka na walang dahilan. Habang nakapikit ka, kapatid, pwede ba magpatawad ka sa kanya? Yes, isipin mo sa iyong ngayong isipan. Yung taong yun na naisip mo ngayon na nakasakit sa iyo, isipin mo ulit siyang mabuti. Activate mo yung iyong pangitain, yung vision mo. Imagine mo siya. Nakikita mo ba mukha niya? Isipin mo yung nakalipas. Marami din siyang nagawang mabuti sa iyo. Mas marami siyang ginawang mabuti sa iyo. Siya yung lagi nagbibigay sa iyo ng gift. Siya yung laging nag-blow out sa iyo. Siya yung nagdalaw sa iyo kung ikaw ay may sakit. Siya din yung nag-aalaga sa iyo. At kapag merong kalungkutan sa pamilya mo, siya yung nangunguna na nakikidalamhati sa iyo. Mabuting tao din pala ang taong yan na nakasakit sa iyo, na hindi ka makamove on. Today, habang nakapikit ka, pwede pala siyang patawarin. Mukhang siya ang nakakulong sa puso mo. Pero ang totoo, kapatid, ikaw ang nakakulong. Marami ng blind spot kang hindi makita. Imbis na maganda ang nakikita mo sa kanila at sa mundong ito, puro pangit na lang ang pumapasok sa isipan mo. Sumunod ka sa akin sa isang maikling panalangin. Aming makapangyarihang Ama, our super rich God, Panginoong Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, maraming salamat po sa araw na ito na ikaw mismo ay nangaral sa amin
upang kami abutin. Nakikita mo, Lord, ang mga nakikinig ngayon. Nakaka-relate po sila. Meron po silang hindi mapatawad. Yung daddy niya, hindi niya mapatawad. Yung mami niya, na sumama sa ibang lalaki. Ang kapatid niya, na hiningaan niya ng tulong. Na kapatid niya na kanyang inaasahan, pero hindi siya tinulungan sa gitna ng kanyang kagipitan. Lord, sa oras na ito, sino man ang nakikinig ngayon at naintindihan niya na siya ang kinakausap, nagpapatawad na rin siya. Nakakaintindi at nakakaunawa na siya. Sabay kayo sa panalangin, sabihin natin, Lord, pinatatawad ko na po ang taong nagkasala sa akin. Inaalis ko na siya. Ang sama ng loob sa aking puso ay tanggalin mo na, Lord. Nagpapalaya na ako sa mga nakasugat sa akin at nakasakit sa akin. Lord, inalalaya ko na sila. At ako naman mismo ay malaya na rin. Ngayong araw na ito, ang lahat ng makikita ko na sa aking kapwa ay yung potential nila, yung talino nila, yung galing nila. Lord, maraming salamat po sa iyong mensahe ngayon. Malaya na kami. Wala nang kasiraan sa mga sugat na nangyari sa amin. Malayang malaya na kami ngayon. Matagumpay na kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang po ang magpre-pray. Lord, may kinakausap ka ngayon. Ang taong ito na sumunod sa panalangin, nakalaya po siya ngayon. At naging mas matalino. At ngayon po, mangangarap na siya muli. At mas mapapabilis na ang kanyang katagumpayan. Sapagkat ang mga customer niya, na dati niyang nagsalita ng hindi maganda na nasaktan siya, ngayon babalikan nila yung mga customer, mga supplier, na mga matatalas ang bibig. Yung pala, sila pala yung mga mayayaman, sila pala yung prangka, sila pala yung nagtuturo para kami ay maging matalino, para kami ay yumaman, at para lalo kaming maging quality ang aming mga produkto. Lord, salamat po. Simula ngayon, pagpapalain mo kami ng todo-todo. Sobra-sobra. Sapagkat malaya na kami at malaya kami na mamumuhay sa mundong ito, masaya at makikita namin na ang digdig na ito, ang mundong ito na ipinagkaloob mo sa amin ay isang mundo na napakaganda, napakasarap tirahan at napakasarap kapag ang magkakapatid ay nag-iibigan at nagmamahalan. Lord, salamat po sa kalayaan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. The Lord bless and keep you. The Lord face shine upon you. Go and prosper. Go and multiply. Go! Kunin mo na ang mga promised land mo. Kunin mo na ang mga pangako ng Diyos. Sapagkat ikaw ay malaya na. Shalom, shalom, shalom. God bless you and congratulations. See you! Siya mismo, ora mismo, lalapit sa'yo.